asahan mo na dahil human rights body yon, magiging aktivista sila patungkol sa human rights o karapatang pantao. Asahan mo na na yung kanilang, yan ang kanilang advokasya, at syempre, palagi nilang itutulak ang advokasyang yan sa forum na yon. Hindi naman siguro sa hindi naging makatotohanan si Senator Cayetano. Siguro, mas naging confrontation na lamang sila ron sa layuning pagtanggol si Pangulong Duterte at ang administrasyon ni Pangulong Duterte. Marahil sa mga susunod na pagkakataon, mas maganda siguro maging mahinahon, less confrontational, at higit na bigyan ng pansin yung pagkakaroon ng pag-unawa sa klase at ugali at pananalita ng Pangulo natin sa ngayon. Dahil kung titingnan ninyo, ang basehan lang naman talaga ni Chairperson Gascon ng Commission on Human Rights kung bakit state-sponsored ito ay yung pananalita o salitang binibitiwan ni Pangulong Duterte. Dahil yung datos, kung titingnan ninyo, yung dami at bilang ng pinapatay ay halos nandun pa rin naman sa bilang katulad sa mga nagdaang administrasyon. Ang pagkakaiba nga lang, una, may inanunsyong gera laban sa droga, at pangalawa, yung pananalita ni Pangulong Duterte na patayin to, patayin yan, bombahin to, barilin yan, yun lamang naman ang pagkakaiba. But that often by itself should not make it state-sponsored. That often by itself, meaning a tough-talking president does not automatically make him a human rights violator unless proof is shown that indeed he is or is involved directly in any such orders to kill extrajudicially any suspect or any person. Ang definition ng extrajudicial killing, actually, para sa akin, killing lang yun dahil wala naman tayong death penalty eh. So, sino mang pinatay, clearly, is extrajudicial. Kasi wala naman tayong death penalty pa eh. So, whether state-sponsored o ginawa ng pribadong tao o may magkagalit, killing pa rin siya dahil extrajudicial pa rin siya at hindi pa rin siya sumang-ayon sa itinatalaga ng batas. Pangalawa, ang sinabi ko kanina, hindi sa walang state-sponsored. Pero ang tanging ebidensyang narinig kong sinabi ni Chairperson Gascon ay yung mga salitang binibitiwan ni Pangulong Duterte na nag-create daw ng environment. Pero ni hindi ko alam kung may basehan yon. Yung pag-create, dahil ganun siya, lahat tayo magiging mamamatay tao na?